Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So we all know ang rumors ng Kyrie Irving to Los Angeles Lakers. Isang bagay nga ang sigurado noon. At yan ay kung kukunin ng Lakers si Kyrie Irving ay aalisin nila si D'Angelo Russell. At kung kukunin naman nila si D'Lo ay hindi na nila kakayanin na kunin pa si Kyrie Irving. Ngunit noon nga yan, bago pa uminit si Austin Reaves at gumawa ng kanyang pangalan sa playoffs. Dahil ngayon si Reaves ay isa sa mga consistent contributor ng Lakers sa postseason. Season, inaasahan na makakatanggap siya ng malaking alok mula sa iba't ibang teams ngayong offseason. Dahil sa on and off performance si D'Lo ngayong playoffs, gusto na lang ng fans na kunin na si Kyrie at bitawan na siya. Well, kung gagawin nga nila ito ay may complications mga kaibigan. Dahil naka supermax contract pa din si LeBron James and Anthony Davis, kung kukunin nila si Kyrie Irving ay mahihirapan sila na kunin pa ulit si Austin Reaves. Kung gusto nga nila ito mangyari ay mapapalibutan na lang ang Lakers sa mga minimum contract players. Katulad lamang noon nung andyan pa si Russell Westbrook. May dalawang mid-level players nga sila kay Beverly at Kendrick Nunn. At napapalibutan na sila ng tatlong max players at lahat na lamang minimum players. Well ngayon kung kukunin nila si Kyrie ay papalitan niya lang ang pwesto ni Westbrook at kukunin naman ni Austin Reaves ang sahod ni Beverly at Kendrick Nunn. O posibleng higit pa nga dito. And since mapupunta lahat ng sahod nila sa apat na player na ito, hindi na nila mababayaran ang katulad ni D'Angelo Russell. At si Rui Hachimura na kung may 6-man player of the year award sa playoffs ay tiyak na siya ang leading candidate. Tulad ni Austin Reaves ay inaasahan na aangat ng sobra ang sahod ni Hachimura. So basically, ang choice ngayon ng Lakers ay pwede nilang kunin si Kyrie Irving ngunit 50-50 si Austin Reaves at tiyak na aalis si Hachimura at D'Lo. O kaya naman hindi nila kunin si Kyrie ngunit tiyak na may pangbayad sila kay Austin Reaves at Hachimura. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Miami Heat. Kanina nga ay nilubog nila ang number 2 seed Boston Celtics sa 3-0 sa East Finals. Patungo sa series na ito ay wala nga nag-aakala na kaya nilang gawin ito mga kaibigan. In fact, matapos na matalo kontra sa Atlanta Hawks sa kanilang unang play-in game, inaasahan ng madami na wawalisin lang sila ng Milwaukee Bucks. Well, tinalo nga nila ang title favorites na Bucks 4-1 sa first round. At naglaro din si Giannis sa ilang games at tinapos pa nga nila ang series na yon sa home court ng Bucks. Sabi ng madami ay fluke o tsamba lang ang ginawa ng Heat. Well, muli nila itong pinatunayan kontra sa New York Knicks nang patahimikin nila ang Madison Square Garden. At ngayon ay muli nila itong ginagawa kontra sa Boston Celtics. Talent-wise ay lamang nga ang Celtics, ngunit talo sila ng sipag at puso ng Heat. Ang example ko nga dito ay larong mayaman ng Celtics, yung tipong kompleto ng gamit, magandang skills, praktisado, ngunit ang Miami Heat ay tila ba mga construction worker na sobrang sisipag at tatalunin nito ang mga player na may magagandang galaw gamit ang kanilang physicality at pagiging walang arte kung maglaro. Ang importante nga ay may pasok nila ang bola at pakagawa ng puntos. Sa ngayon ay isang panalo na lang nga at gagawa sila ng history bilang ang unang play-in team na makakapasok sa NBA Finals and only the second 8-seeded team to become the Eastern Conference Champions. At may pagkakataon din sila na maging ang unang 8-seed na magkampyon. Sa palagay nyo ba ay tapos na ang series sila kontra sa Boston Celtics?